Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, especially kung first time mong mapanood ang video ko or first time mong maligaw dito sa channel ko. Welcome, and mga batas na dinidiscuss natin dito, no? Mainly employment laws or labor laws. May mga ibang batas din tayo pinag-uusapan, pero yun ang bulto ng ating mga pinag-uusapan dito. May FB page din ako, yung ATTY Elvin. Yan, nilalagay natin dito, or nandito, nakapost na. Ngayon, yung pag-uusapan natin ngayon ay yung question na posible ba na magkaroon ng dalawang kasong illegal dismissal sa isang kumpanya na final ng the same employee or complainant. At any rate, may mga masugid tayong taga-subaybay, may mga followers tayo dito sa FB page, at subscribers natin dito sa YouTube na shoutout muna natin. Lagyan natin dito. So, may nahagip kasi tayong comment sa pag-review natin, nung sinasagot natin, na may parang question siya na pinabalik na raw sila ng arbiter, pero tinanggal daw sila ulit, no? Tinanggal daw siya ulit. Parang inawal siya. Now, this leads us to the question or situation na pag tinanggal siya ng arbiter, ibig sabihin nagkaso siya, kasi ang arbiter mag-order lang naman yan kapag ka nag-file ng kaso dyan eh. So pinabalik siya, nag-reinstate, tapos inawol na siya ng kumpanya, no? Sabi niya, which means sa term niya, hindi na siya pinapasok. So wala na naman siyang trabaho, although pinabalik siya. So ang tanong, makakapag-file ba siya ng pangalawang illegal dismissal complaint against the same company? Okay. Sige, pag-usapan natin yan. Ipasok muna natin ang intro ng ATTY Elvin. Ganito. Okay, balik tayo dun sa ating discussion. Posible ba na mag-file ng dalawang illegal dismissal complaints sa isang kumpanya na ang mag-file ay the same complainant, no, na bumalik na sa kumpanya? Posible yan. Kasi dahil sa tinatawag na reinstatement pending appeal, no, sa ating labor code. Kasi ang empleyado na pinareinstate ng labor arbiter pending appeal, there is really a possibility na mangyari yan, lalo pag nagkakainitan yung parties, no? Pagka nagkaasaran, nagkapikuna na yung empleyado at saka yung employer. Now, para maintindihan ng mga nanonood sa atin na mga hindi naman familiar sa labor case, hindi familiar dito sa sitwasyon, review lang natin yung proseso ng mga demanda dyan sa labor, lalo na yung illegal dismissal complaint. Kapag nag-file ng labor case, magsisimula lahat yan sa pagsampa ng request for assistance or RFA sa SENA, yung single entry approach. Ang SENA, for 30 days, wala namang parang goal yan, kundi to make sure na magkaroon ng settlement or exert effort na magkaroon ng settlement ng parties na
sa isang conciliation mediation conference. Wala namang decision na gagawin ng SENA or any judgment, kundi settlement lang kasi wala silang adjudicatory power. Ngayon, pag hindi nagkaayos yung party, so malamang mateterminate yung SENA. Pag na-terminate ang SENA, i-issuehan niya ng referral ng SIADO, no? Pag issue ng referral, i-raffle ang kaso ni complainant. After niya mag-file ng formal complaint, fill out na naman yung form, ilalagay niya din mga causes of action niya, tapos i-raffle. I-issuehan siya ng certificate of raffle, malalaman na niya kung kaninong arbiter na punta yung kaso niya. Pagdating kay arbiter, yun. May two mandatory conferences ulit sila. This time, hindi na siya compulsory arbitration na dito, no? Ibig sabihin, talagang magde-decision na yung arbiter dito, yung namamagitan sa kanila, may power na to decide, no? So, ngayon, ang mangyayari, kapag ka hindi sila nagkasundo, pasahan ng position paper, pasahan ng reply, or rejoinder to SAR in some cases, magde-decide si arbiter. Assuming lang na nanalo yung complainant dito sa kaso. Nung nanalo si complainant dito sa kaso, sabihin na natin na mayroong order of reinstatement kasi illegal dismissal nga. Sa ilalim ng Article 229 ng Labor Code, yung order of reinstatement ng labor arbiter ay immediately executory. Huwag tayong malito sa isang reinstatement na nakalagay sa Article 294. So, dalawang reinstatement concepts ang nandyan sa ating labor code. Yung reinstatement sa ilalim ng Article 229 at ang reinstatement sa ilalim ng Article 294. Sa ilalim ng Article 229, ang reinstatement dyan, yung reinstatement pending appeal. Itong sa Article 294, ito yung reinstatement na final and executory na ang decision. So magkaiba yan. Ang pinag-uusapan natin dito ngayon ay ang reinstatement pending appeal. Ibig sabihin, ang kaso hindi pa tapos, pina-reinstate na si empleyado. Kasi kapag may findings ng illegal dismissal si labor arbiter at meron siyang order of reinstatement, dapat i-reinstate ang empleyado kahit na nag-apila ang employer. Ganun yun. So doon lang muna tayo. So ngayon, ni-reinstate na halimbawa, no? Nag-manifest na sila, etc. na naka-reinstate niya. Eh dahil nga sa halimbawa, mainit ang sitwasyon, nagkakainitan sila, nagkakapikunan sila even prior pa doon sa filing ng illegal dismissal. And probably that's the reason why na nagkaroon sila ng illegal dismissal complaint or dispute. Tinanggal na naman itong si empleyado. Halimbawa, final na ng charge ng abandonment of work, etc. kasi ayaw mag-report dun sa bagong posisyon na binigay sa kanya kasi wala na yung dati, so on and so forth. So tinanggal na naman. Question, makapag-file ba siya ng illegal dismissal? Pwede. Again, we go back to the labor code provision na nakalagay na the employer, no, may dismiss the employee from service, but the employee may challenge the dismissal in court. Okay. Pwede yan, balit pangalawa na. So, ang tanong ng iba dito, hindi ba magkakaroon ng forum shopping? Forum shopping daw. Sinabi ng Supreme Court sa kaso na meron daw forum shopping kapag ang party, no, nag-avail ng multiple, no, ng multiple remedies dito. Yung halimbawa, nag-file ng multiple cases involving the same transactions, no? Sa kaso ng Fontana Development Corporation versus Sasha Vakanovich, ito yata Russian, ito na naging empleyado, no? Dinefine dito ng Supreme Court or binanggit ng Supreme Court dito when is there forum shopping? Sabi ng court dito, there is forum shopping when a party repetitively avails of judicial remedies in different courts simultaneously or successively, all founded on the same transactions and the same essential facts and circumstances.
and all raising the same issues now, substantially, either pending in or already resolved by some other court adversely. So, ibig sabihin, yung party daw, nagpa-file ng maraming kaso, no, sa iba-ibang korte, either sabay or magkasunod, no. Tapos yung kaso na yun, parehas lang din ang facts, tapos yung mga circumstance, parehas. Tapos yung issue, no, parehas din na yung issue na na-resolve na ng isang korte or pending pa dun sa korte na yon, no. So kung titingnan natin as applied in this scenario sa case natin, yung unang illegal dismissal complaint ba na final, does it have the same transaction doon sa pangalawang illegal dismissal complaint out of the reinstatement pending appeal? In my view, wala. Hindi siya the same transaction kasi sa pending appeal yun, sa reinstatement pending appeal yung pangalawa. Diba? Magkaibang transaction, ano? Parehas ba sila ng issue? I don't think so. Kasi pag sinabi mong issue, illegal dismissal, out of what circumstance? Magkaiba rin, no? Although yung isa pending, pero hindi sila the same issue, hindi sila the same transaction, no? So, kaya in my view, wala siyang forum shopping. Kasi ang forum shopping, malalaman mo rin kung ang nangyayari ay papasok as litis pendensya na sinasabi ng Supreme Court sa Fontana case. By litis pendensya, kung mayroon bang the same issues, the same parties, no? So the same parties, oo, pareha sila, no? Pero the same issues, hindi. Kasi yung isa, illegal dismissal out of the original facts. Yung isa, illegal dismissal complaint out of reinstatement pending appeal, no? Yung decision sa isa will not be res judicata. So will not decide upon doon sa pangalawa. Okay? Magkaiba kasi. So in my view, walang forum shopping yung ganun. So guys, pwede yan na may two illegal dismissal complaints involving two different facts, the same parties, the same employment, ibig sabihin the same complainant, the same respondent, no? Ingatan lang yung mga forum shopping kasi that will trifle with the courts. Galit ang ating court yan, pinagbabawal sa ating rules yan. So, posible na mangyari yan, no? Ang iniingatan lang natin dapat kung tayo naman si complainant, yung ini-split mo yung mga kaso, no? Mayroon iba dyan, nag-file ng illegal dismissal complaint sa arbiter na to, tapos nag-file na naman ng panibago, no? Nag-sena na naman, tapos umakit na naman sa arbiter. Yung iba naman, ini-split, no? Kung mayroon siya, limbawang 10 causes of action, 5 dito, 5 dito, no? Nagpo-forum shopping ka. Ibig sabihin, naghahanap ka ng korte na makakapabor sa'yo, lalo na kung talo ka doon sa kabila, no? Kasi crucial na yung fina-file na kaso para maging forum shopping na nagkaroon ng isang decision na adverse doon sa kanya. So, dito sa kaso na to, sa reinstatement pending appeal, pwede talaga magkaroon yan ng pangalawang illegal dismissal complaint na hindi papasok sa forum shopping. Okay? So, guys, I hope you learned something from this video. And if you do, you may share this with your friends, your colleagues, your office mates, your boss, your supervisors, your managers. And with that, thank you for watching, and I hope to see you in my next videos. God bless.